Purihin ninyong Panginoon, nakilailang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kalooban manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos. Sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nang ako'y pumariyan, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos. Ngunit hindi sa pamamagitan ng malalim na pananalita o mataas na karunungan. Ipinasya kong walang ipangangaral sa inyo, kundi si Hesukristo na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananalita at pangaral ko'y, hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo, ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya't hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na babatay ang inyong pananalig kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. O ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig. Araw-araw sa maghapon ay siya kong iniisip. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Kasama ko sa twinay, yaong iyong kautusan. Kaya ako'y dumurunong nang higit pa sa kaaway. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Sa lahat kong mga guro,
ang unawa ko ay higit. Pagkat ang aral mo turo ang laman ng aking isip. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Ang taglay kong karunungay, higit pa sa matatanda. Pagkat yung mga utos ay hindi ko sinisira. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Di ko gustong matutuhan ang ugaling masasama. Ang hangad ko na masunod ay ang iyong sinalita. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Hindi ako nagpabaya sa utos mo at tuntunin. Pagkat ikaw ang guro ko na nagturo ng aralin. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Pagsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukha'y magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang kinalakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: Sumasa akin ang Espiritu ng Diyos sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakikita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Nilulon niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakarinig o nakatitig sa kanya ang lahat ng mga nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba't ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, Walang pagsalang babanggitin ko o babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, Gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum. At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel
noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon at kalahati at nagkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga kitongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Si Naaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siya palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan sila sa kalagitnaan nila at umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, narinig natin yung pagtanggap at pagtanggi ng mga tao sa ating Panginoong Hesukristo. Nung nagbasa siya nung kasulatan ni Isaías, nakita ng mga tao kung gaano siya kagaling, nakita ng mga tao at namangha sila. Pero nung kalaunan, nung si Jesus ay pinapakita na ang kanyang pagkapropeta, nag-iba na yung ihip ng hangin. Yung kanilang pagkamangha ay napalitan ng galit. Yung kanilang pagpupuri ay napalitan ng mga salita o napalitan ng pagkagalit at pagtaboy sa kanya. Mga kapatid, ang pagiging propeta ng ating Panginoong Hesukristo o sa pagiging propeta ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay nakikibahagi. Nung tayo ay nabinyagan, tayo ay nakibahagi sa pagiging propeta ng ating Panginoong Hesukristo. At tulad ng ating Panginoong Hesukristo, pag ginamit natin ang ating pagiging propeta, at ano ba yung pagiging propeta? Ang pagiging propeta ay pagpapahayag ng salita ng Diyos at hindi lang ng salita ng Diyos, pati ng katotohanan. At pag siyempre, sinabi natin, ipinahayag natin sa ating kapwa kung ano ang katotohanan at hindi lahat ng oras masayang pakinggan ang katotohanan, meron talagang mag-o-oppose, merong magre-react. Pero katulad din ng sa ating ebanghelyo, inaanyayahan tayo na harapin ang pagtanggi ng ibang tao ng buong katapangan at panindigan ang katotohanan. Madalas kasi, no, kapag kailangan natin magsabi ng kung ano ang totoo, ng kung ano ang nararapat, madalas hindi na lang natin sasabihin para lang magkaroon ng kapayapaan sa ating kapwa. Madalas, iniiwasan na lang nating sabihin kung ano talaga yung nararapat, kung ano yung totoo, para walang magalit sa atin. Pero bilang propeta, inaanyayahan tayo ng ating Panginoong Hesukristo na kahit mahirap, kahit merong sasalungat, kahit merong hindi magiging masaya, gawin natin kung ano ang ginagawa ng propeta. Ang magpahayag ng totoo, magpahayag ng kung ano ang nararapat. In the same way, tayo din naman nagkakaroon ng parehong reaction ng mga tao sa ating ebanghelyo. Kapag ka merong sumusubok sa atin na itama tayo, na sabihin sa atin kung anong nararapat, na i-correct tayo, minsan ikinagagalit natin. Minsan hindi tayo natutuwa. Pero ang paalala din sa atin, nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng propeta. At ang mga propeta, minsan ay nasa katauhan ng ating kapwa. Kahit yung mga kapwa natin na parabagang hindi natin gusto.
lagi nating isipin na minsan ang Diyos, nagsasalita siya, nagpapahayag siya sa pamamagitan ng ating kapwa. Kahit pa sa mga kapwa natin na ayaw natin. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating buhay, ang paanyaya sa atin ng ating Panginoon, una ang paalala niya, tayo ay nakikibahagi sa kanyang pagiging propeta. At sa ating pakikibahagi sa kanyang pagiging propeta, nawa matularan natin ang pagiging propeta ng ating Panginoon na magsalita ng katotohanan, ipahayag ang nararapat, ipahayag ang katotohanan kahit may sumasalungat, kahit mahirap. In the same way, ganun din naman, tanggapin natin ang pagkapropeta ng ating kapwa. Buksan natin ang ating puso't isip sa pagpapahayag ng totoo ng salita ng Diyos, ng aral ng ating kapwa. Nang sa gayon, katulad ng ating Panginoon, totoo na maging tayo, totoo na tayo ay maging mga tunay na propeta. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Tinanggihan si Jesus ng sarili niyang kababayan. Tanggapin natin siya ng may pananampalataya at manalangin tayo sa kanyang pangalan. Panginoon, pumarito ka taglay ang aming kaligtasan. Panginoon, pumarito ka taglay ang aming kaligtasan. Ang mga pinuno ng simbahan naway ipahayag na may katapangan at isabuhay ng may paninindigan ang salita ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Sa pamamagitan ni Kristo sa atin, naway mapagtanto ng sandaigdigan ang bukal ng tunay na karunungan, manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga Kristiyanong magulang naway maging matatag sa pagsunod kay Kristo na siyang daan, katotohanan at buhay, manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga may sakit na nabibigatan sa buhay naway madama ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaruga at malasakit ng kanilang mga pamilya, manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng kaligayahang walang hanggang buhay, manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Makapangyarihang Ama, walang sino man sa amin ang makalalapit kay Kristo kung hindi mo ito ipagkakaloob. Gawin mo kaming iisa sa Kanya upang makapiling ka namin magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Maghitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming paintulot sa tukso at itiyak mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalobo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang lumon sa daing ng mga abang at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang lumon sa daing ng mga aba at ihatid sa mga announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na mga may sakit o may karamdaman, sa ating healing mass and service na darating na September 5, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon. Magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaral at namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.